Ayan guys, meron tayong angle grinder dito na pinapagawa sa atin. At ang sabi ng nagpapagawa ay painto-into daw ang kanyang ikot. Ayan guys. At ngayon guys, susubukan natin siyang ayusin. Kung bakit nga ba painto-into siya. Alam mo na guys, i-check muna natin. Yun guys, ang una natin gagawin ay i-on natin itong kanyang switch on. Ayan. Tapos test natin, ilagay natin yung tester natin, ilagay natin sa diode mode, tapos kunin natin yung kanyang plug, tapos itong test probe, tingin natin yung test probe. Yan, ibig sabihin maganda rin yung ating test probe. Pagkatapos to, ilagay natin dito sa plug nya yung dalawang test probe, tsaka natin yung ikutin ito. Dapat meron yung ikot, meron siyang reading. Yun guys, wala o. Oh. Wala tayong makuha ng reading. Either yung sira nito guys, ano yung brass niya. Ngayon guys, buksan na natin para makita natin yung kanyang carbon brass. At kung bakit siya painto-into, sabi ng ating ano customer. Ngayon guys, punta mo dito muna tayo sa power cord niya. Tingnan muna natin itong kanyang power cord kung mayroon siyang putol. I-test muna natin ito bago tayo pumunta sa kanyang carbon brass. I-test, ilagay muna natin itong isang test probe dito. Ang tulad ninyan guys. Tapos i-check natin yung dito niya kung meron siyang resistance. Wala siyang resistance guys, oh. Sa kabila naman wala ding resistance. Ibig sabihin guys, itong wire na to guys, may putol yan. Kasi ito yung dinaanan ng wire eh. Ayan. Punta rito sa kanyang switch. Eh wala siyang resistance. Ayan, walang resistance eh. Walang resistance. Dapat may resistance yan. Kasi nasa ano, dapat ito may continuity. May continuity dapat yan. Ayan. Ano mo rito, may continuity dapat yan. Anong continuity? At ngayon guys, para masiguro natin na okay ito, kapag pinalitan natin siya ng, kapag inayos natin yung kanyang wire, tignan muna natin siya dito. Dapat dito guys, meron siyang
meron siyang resistance yung ating tester. Pero bago yan guys, i-on muna natin siya dito. Dapat naka-on siya. I-on muna natin yung kanyang switch. I-on muna natin dito. Yan. On na. Tapos guys, yung ating test probe, ilagay natin dito. Dapat meron tayong makukuwang resistance. Meron, no? Ibig sabihin guys, gumagana, okay yung kanyang ano, carbon brass. Ayan. Pag iniikot mo yung ano niya, yung grinder disc niya, ayan, nagbabago yung resistance niya. 17, 19, 20, 17, 15, 18, 17, 16, 15 18, 16. Ayan guys. So ngayon guys, dito tayo magpo-focus ngayon dito sa kanyang wire. Unahin natin dito, malamang dito na ano yan, nagkaroon ng putol. Yan yung mabaluktot na yan. Maring dyan yan na ano, naputol yung ating wire. At ngayon guys, kailangan natin tanggalin to, itong kanyang wire na to, para ano, makita natin kung saan siya naputol. Tanggalin na natin siya rito. Balik natin to guys para hindi siya maano, mawala. Hindi ma-misplace. Dito tayo guys magpo-focus ngayon sa kanyang wire. Madali na lang to guys. Dito. Gagawin natin guys, ano, puputulin natin siya rito. Kasi tingnan nyo guys, huwag tayong magputol banda rito. Unahin natin dito yung may baluktot na portion to. Kasi dito sa may bandang plug, sa tingin ko wala yang ano, wala yang problema kasi diretsong diretso pa siya. Pero pagdating dito guys, nabaluktot na siya. Kaya dito tayo magpo-focus ngayon. Putol tayo ngayon dito guys. Kailangan natin gawin to guys kasi ito na tayo magputol guys. Guys, pinuto na natin. Tapos guys, extract natin ito. Ito, i-connect natin ito. Connect natin yung isa dito. Tapos, i-ano natin.
tabit natin dito. Ayun guys, meron na yung isa. Yung isa naman yung isa naman natin itetest. Ayun guys, dapat nakalangin siya dito sa isa. Tapos yung isa. Ayun, okay na pareho guys. Ngayon natin mabuti to guys para siguradong hindi siya matatanggal. Ito yung isa guys. Kailangan natin i-on para ma-test natin. Ayun guys, meron na siya resistance na siya. Ikot ko yung ano. Ayun, meron na. Ito na guys, testingin na natin. Nakasaksak na to guys, i-switch na lang natin. Ayan. Ito na guys. Hawakan natin mabuti guys ha. Ngayon guys, ibabalik na natin yung kanyang takip guys. Ngayon guys, testingin natin siya ulit guys. Oh.